Hi guys! For today's cooking vlog, magluluto tayo ng kari-karing pata. As you can see, nakaready na yung pata natin. Binanlawan ko na ng mabuti yan, no? Pero lilinisan pa natin. Lalagyan lang natin ng tubig yan. At saka asin. Then, takpan lang natin. At saka papakuluan natin yan ng mga 10 minutes. After 10 minutes, lumabas na yung parang dumi sa ating pata. Ang gagawin natin, patayin na natin yan. At saka natin babanlawan itong pata para matanggal lalo yung dumi. At ayan, after natin banlawan ulit yung ating pata, siguradong malinis na yan. Ngayon naman, i-pressure cooker na natin. Lagyan na natin itong pata sa ating pressure cooker. Then, maglalagay tayo ng isang pork cube. Pamintang buo. Maglalagay ulit tayo ng asin. At saka tubig. Yung saktong lulubog lang yung ating pata. Yan. At saka na natin takpan yan. At antayin lang natin tumunog yan at saka natin oorasan. At ayan, once na maingay na no, yung ating pressure cooker, at saka na natin oorasan yan ng mga 50 minutes para sure na malambot yung ating pata ng baboy. After 50 minutes, patayin na natin yung apoy. And then, i-drain lang natin yan, no? At itatabi pa natin yung... Itatabi muna natin yung pinagpakuluan natin kasi gagamitin pa natin sa sauce natin mamaya. Next guys, magigisa na tayo. Lagay na natin itong isang ulo ng bawang. Minins ko lang yan. Pag medyo light brown na, lagyan na natin itong isang malaking onion. Palambutin lang natin yan, yung ating sibuyas. Pag malambot na yung sibuyas, lagyan na natin itong 2 tablespoon na aswete powder. 2 tablespoon muna guys. Pag nakukulangan kayo sa kulay, pwede naman tayo magdagdag. Pampakulay lang naman yan no, sa ating kare-kare. Yan. And then, maglalagay na tayo nung pinagpakuluan natin ng pata kanina. Ito yun guys, tinabi ko lang. Ayan, yan muna. Magdagdag na lang tayo mamaya kung kinakailangan. Hintayin lang natin kumulo. And then, once na kumulo na, ilagay na natin itong 1 cup na peanut butter. Okay, simutin natin para hindi sayang. Haluin lang natin. Magdagdag pa tayo ng konting sabaw guys. Paunti-unti lang yung paglagay natin ng sabaw no, para hindi tayo masobrahan.
Ayan. Once na kumulo na ulit, guys, tikman natin, no, para maitama na natin yung lasa. Mag-add pa tayo ng konting broth. Medyo malasa pa kasi yung peanut butter natin. Kaya pwede pa tayong mag-add. Paminta. Asin. At saka mga 2 tablespoons na sugar. Ayan guys, siguradong sakto na yung lasa niyan. And then, haluin lang natin ng mabuti yan. Kung mapapansin nyo guys, hindi siya masyadong malapot, pero malasa yung peanut butter natin. Ang gagawin natin, maglalagay na lang tayo ng konting slurry para lumapot yung ating sauce. Konting slurry lang guys, pampalapot. Pero yung kulay niya okay na, no? Hindi natin kailangan maglagay ng aswete. Ayan guys, okay na yung lapot na yan. Ngayon naman, ilalagay na natin itong pinakuluan natin kanina. Yung pressure cooker natin na pata kanina. And guys, napasobra yung lambot. Diyan ilagay na rin natin itong sitaw. At saka yung ating talong. Guys, kalat lang natin. Tsaka natin takpan at hayaan lang muna natin maluto yan ng mga 5 minutes. After 5 minutes, ilagay naman natin itong pechay. Dalawang bundle to guys. Depende na sa inyo, no, kung gano'ng kadaming gusto nyong ilagay. Then, lubog lang natin para mas mabilis maluto. Sabi guys, oh. Sobrang lambot na niyan. Tsaka natin takpan ulit, no? At ituloy pa natin yung pagluto ng mga 3 minutes. After 3 minutes, luto na yung ating kare-kareng pata. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pag-i-click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!